Sana maititigo. Hopefully, hindi ako magmuanta ng mali-mali na naman yung information na baka intindigo. Ay, ka lang. Tingnan na natin kung umana yung dito. Putik. Wala pa rin. Ngayon ito. Kailangan talaga desanitize Cortex of Destiny. Nakuha ko magandang LD na monsters kasi you can't resist anything. Daming binibigay sa akin 5 star ah. Pangatlo na agad to. Kamusta mga kasagpi, yet again another Summoner's War Chronicles video. For this video, magpapalabas tayo ng LD monsters. LD monsters, light and dark monsters yun. Napaka-rare ng mga monsters na nandito. I'm a free-to-play player, so challenging talaga kumuha para sa akin ng mga LD monsters. This would be my only second time na mag-summon. Mag-summon ng LD monsters. Previously, naggawa rin akong video about it noong Christmas yun. Kung ano lang yung mga bangwabang stars na monsters. But this time, talagang panay 5 star ang hahaan natin, targetin natin. May strategy ako para makuha ko itong mga to. Sana makuha ko madami, pero I don't think. Mga for sure, isang ganito. And then hopefully, isa pang ganito. Sabihin na natin na anniversary ko sa game. Kasi around this time ako nag-start ng game. Naalala ko yung banner dito was Raven. Ito. So, kasi ano yan eh. I'm pretty sure ito eh. What do you call it? Parang ito yung mga unang 5-star monster na nilabas nila. Unti-unti yan naglalabas ng ganyan. Pag itong pababa. Ang pinaka-latest ito. Ito yung collab. Yan. So, around Raven. Kasi naalala ko yun. Yung banner. And then, nag-quit ako after a month. After a month, nag-quit ako. Bumalik ulit ako. After a month ko naglaro, nag-quit ako. And then, after a couple of months, bumalik ako. Patapos na yung collab ng One Punch Man. I think yun ang nangyari. So, itong strategy ko ngayon. Ang try summon altar. So, strategy ko ay mag-start tayo dito. I 15, for sure 5-star no, monster to. Tapos mayroon tayong blessing, right? May blessing tayo. Mag-reset na in 4 days, but hindi na ako makapaghintay nun. Reset na natin yan. Hindi ko alam kung gagamit din ako nito. But yun nga. So, palabasin ko to muna. Yan, so gamit tayo nito. So, magkapalabas tayo ng dark. Kasi sabi dito, sana tama pag naiintindi ko. Sabi dito, sa magpalabas ka lang ng light and dark 5-star monsters. Alam, what? Masa acquire multiple types will enter the vortex page. Sana naiintindi ko. Hopefully, hindi ako magmuanta ng mali-mali na naman yung information na baka intindi ko. Anyways, let's start this first one. Go. Hindi natin skip. Kasi medyo nervous ka ako actually. I'm quite nervous about this. Bring it on. I'll crush you all. Nice. So ano, lumabas yung sa blessings natin. Nice. Tingnan natin kung gumana. Oh, I'm nervous. Hindi. The white one acquired. When you acquire the monster after using Destiny's at the Vortex of Destiny. You actually alam paano gawin yun. Okay, let me research about that. Okay. So yun pala, excluded pala yung blessings. So hindi ko na kailangan i-reset to. Iyan ko na yan. Excluded pala yan. So, ngayon inisip ko kung gamitin ko to para kasi gamitin ko rin to eh, and then this. Right, that's my plan. Anyway, hirap plano ko doon ah. Dahil dito ako umaasa eh. Kasi hinahanap ko rin yung dice eh. Hindi ko rin makita. Nasa may spires daw, hindi ko naman makita kung nasan yun. Anyway, let's continue na lang. Pero light and dark pa rin habol natin. Sana mapalabas tayo ng light and dark. Maganda bang magpalabas na ako dito ng light and dark? Wala kasi mileage eh. Yung ano ko eh. May light and dark lang tayo. Focus tayo light and dark. Ito na lang. Ito lang gabit natin. Palabas natin to. And then we'll get one more. This. And hopefully, panay 5-star. Okay, let's
do this and hopefully gumana rin yung iniisip ko. Hindi yung kailangan po ng dice. Do this. Well, dito sure na 5 stars so kailangan natin skip. 3 star lang. Pag hindi siya nag hindi siya nag-purple, skip natin. Yun, na-misclick ko lang yun. Hindi purple. Skip natin yan. Madami-dami din tayo mo. Kailangan palabasin kasi 70 rin ito. Ah, actually, skip na lang natin. Napakadami yan para hindi na-skip. Huwag na natin pa-intense yan kasi mag-skip na lang tayo pag yung 10. 10 ng pre-summon. Lahat nalalagyan din nila ng 10 dito eh. Ba't hindi nila nalalagyan 10 dito? Hindi mo sila mimigay agad ng 5 star dito. Napaka-rare ng 5 star. Ooh! Kakasabi. Every time sinasabi kong rare ang 5 star dito, bibigyan ako ng maganda. Kaya natin tingnan yan. Tingnan natin to. LD, most of the time, LD ng monsters. Napakaganda, napaka-OP. That's why it's pretty rare. Hindi natin yung pag-escape. Ay, hindi ka lang. Tingnan na natin kung gumana yung dito. Putik. Wala pa rin. Hindi nga ito. Kailangan talaga Destiny Ties. Vortex of Destiny. Oh, no. Anyway. So, pag nagsummon siguro ko ng dupe, palubas yun, ano. Kasi doon daw yun eh, doon na ata lumalabas yun. Justice, okay. Hindi ko sure kung, hindi ko pa napapansin yung skills nito. Angas ba to? Okay ba to? Comment nyo nga kung ano mga nakuha ko magandang LD na monsters. Kasi, you can't resist anything. Daming binibigay sa akin 5 star ah. Pangatlo na agad to. Ilan pa rin nakuha natin? Ano? Holy. 20 na 20 pa lang tayo. Oo ah. Pwerte natin ngayon. Nga, sa mga nakakuha kong 5 star, pakicomment nga kung ano sa tingin yung maganda yung nakuha ko. Kasi hindi ko talaga ni-research yung mga LD monsters, mga light and dark monsters. Kasi free to play mo. Player ako. Ayan. Iisip ko, bihira ako makukuha itong mga ito kasi napaka-rare nila. So, ang pinofocus ko yung mga madali ko makukuha monsters. So, medyo nawala na yung swerte. Pero, for ano, napaka-swerte na tatlo agad yung nakabiling sa atin. Tignan mo yung probabilities na ito. 1%. 1% lang laban sa 4 star ilan 9% tapos the rest 3 star na rest ng percentage. So mas maganda talaga huwag ka lang umaasa makakuha ang 5 star para ma-surprise ka eh. Isumon lang yung summon yan ng parang uy new. Saka natin tingnan yung mga bagong monsters ko. Kasi ang madalas kong content dito, ano lang, pag nagsasama na ako ng monsters, yun ang record ko. Okay, naubos na talaga yung parte natin. That's fine, napaka-ganda rin mong binigay sa atin. Actually, napaka-swerte na rin nun. Naka-20 scrolls pa lang tayo, tapos knife star agad nila. 4 stars nga ba? Palalakas na yung mga yan. So, ang hinahanap ko ngayon mag-doble. Pero I doubt mag-doble yung monsters natin. Napaka-konti lang nung light and dark monsters ko. Maya, pakita ko sa inyo kung ano yung mga light and dark monsters ko. Busin na lang natin itong scrolls.
At saka hindi na ako binigyan ng 5 stars ha. Ngayon na, swerte na nung ano sa'yo. Uy, lag. Nakapansin ko rin, pag mga around first time mo mag-summon, ang swerte mo, parang inaano nila, feeling ko yung ginagawa nila dito, yung chance mo na mag-summon ng maganda, ng rare. Sa umpisa, maganda, para ma-addict ka. As habol-habulin mo yung ano nga. Yung feeling na yun, kaya makapagastos ka talaga eh. Or, biglang wala na. Wala na, tapos na. Ito naman. Hindi natin nangyayon yun. Skip, napaka, oh, 4 star. Skip natin pag, ano, hindi purple na lang. Ganun na lang. Okay. Mayroon pa tayong one more. Alam mo, mayroon tayo na ito. Hindi ko napansin. Okay, wala na. Alright. Oh, ito. Now. Diba? Tama ba? Yeah, ito nga. Let's see kung anong ibigay sa atin. Sana duk para bigyan akong destiny. Uy! Nakuha ko kayo pala din! Eh, yan yung... Ay, hindi. Yung light pa rin kukunin ko dapat. Ano yung nagawa niya ito? Recovery. Defense up. Recovery. You cast as shield. Nag-give me shield to. Okay, that's it. Well... Should we? Tingnan natin nga. Hanapin muna natin tong Destiny Dice at the Vortex of Destiny. Hanapin natin Destiny Dice. Meron na ako. Record ko ulit. Kaya hit subscribe sa paki-like na rin para ano, masubaybayan yung ano, summon ko ng Light and Dark. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay at pagsama sa adventure mga kasabi. Hanggang sa muli. Mana.